Okay, so hello guys, good morning at welcome back again sa ating YouTube channel. So, ayun kung makikita nyo, nandito yung ating Mio Sporty at kinalas ko nga pala yung spark plug niya, no? Then, chinek ko at nired ko. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung turns at ano ba? So, turns ng air and fuel mixture at syempre palakasin natin yung kuryente ng ating Mio Sporty sa pamamagitan ng spark plug gapping na tinatawag. Pero wala tayong ikakat doon. No? Kumbaga, igagap lang natin spark plug. At yung, at yun nga, yung ating air and fuel mixture na nakuha natin, no? Para maging optimal yung reading or yung burn ng ating spark plug. So, yun, kung makikita nyo, kinalas ko na yung spark plug nya. Before, nag-read ako bago ko in-apply yung turns na ginawa ko dito, eh napaka rich nung aking Mio Sporty, no? So sobra sa gasolina and kulang sa hangin. Then ayun, so syempre pinag-aralan natin yung basic turns ng ating carburetor at yung factory specs nya, kung ano ba talaga yung turns or kung ilang turns ba talaga dapat kapag ganitong carb type at lalong lalo na kapag stock. So base sa research ko, yung factory specs ng ating carburetor is 2 and 3/8 turns, no? So yung ikot nya, dalawang ikot full turns paloob palabas and 3/8. Okay, so kapag ka mag turns tayo mga master, no? So hanapin nyo tong butas na to, kung makikita nyo naman. So pasok nyo dyan yung screw nyo, malolocate nyo naman dito yung ayun. So malolocate nyo naman yung ayan, air and fuel mixture screw nyo, no? Ayan. So, kung makikita nyo. Ayan. Then, isagad nyo muna paloob yan. So, kapag nag-stop na, dun kayo mag-count ng turns, no? Palabas, paluwang. So, yung turns na i-apply nyo is 2 and 3/8 based on factory specs ng Mio Sporty, no? Pero, yung ginawa ko kasi is ginawa kong 3 full turns. So, sinagad ko siya paloob. Then, turns ko siya ng 3 palabas. Kasi, yung type ng ating carburetor dito sa ating Mio Sporty is fuel type. So, kapag ka nandito nga pala yung inyong screw, air and fuel mixture screw, makikita nyo malapit sa intake manifold or malapit dito sa ating cylinder head. So, fuel type yan, no? Pero kapag ka nasa kabila naman, air type yon, air screw or air carb type yung ating carburetor kapag ka ganon. Oh, so ayun, bali yung ginawa ko nga, 3 turns pa loob. I mean, sinagad ko muna. Pero syempre, kinount ko na rin yun simula din sa, so lumabas is 2 and 3/8 turns. Then ginawa kong 3 turns, full turns, palabas. Okay, so ito na yung kanyang ano ngayon, no? Spark plug. Kung makikita nyo, napaka optimal hanggang sa labas. So yung itim-itim niya sa gilid is normal lang yan kasi syempre may oil pa rin yung ating yung nakaraang red natin. So kung makikita nyo, napaka optimal, napaka perfect, napaka ganda ng sunog. So triple turns palabas, tapos konting adjust ng idle screw, no? So slow jet lang naman yung papalitan nyo o i-adjust nyo dun. Okay, so so, bitawan natin. At pagkatapos, ayan mga master, kung nakikita nyo, napaka-perfect ng sunog. So, focus natin. So, yun. Sunog na sunog. Ayan. Kulay kalawang. So, makikita nyo, nagre-reflect lang kasi sa ating flash. Pero napaka-perfect ng sunog niya, no? Okay. So, share ko lang yung nagawa natin, no? So, nilinis natin yung carburetor niya or yung carburetor, air filter. Ano pa ba? Dinrain natin yung kanyang fuel tank, pati yung kanyang AIS or air suction valve. Then, ano pa ba? Tapos tune up, konting tune up, change oil. Tapos yun, in-apply natin yung turns na
ginamit natin, which is triple turns. So sagad nyo muna pa loob, no? Sagad nyo muna pa loob na kapag ka nag-stop na yung rotation niya, doon na kayo mag-start mag-count palabas. So yung factory specs kung gusto nyo sundin is 2 and 3/8. Ayun, kapag ka gusto nyo gawin yung triple turn, so ikot nyo lang siya ng 3 beses, 3 full palabas. So yun, tapos kayo nang bahala mag-adjust sa idle screw, no? So ganun lang kadali. At syempre igagap na nga rin natin to. So kuha lang tayo ng flat screw. Okay, so ito yung flat screw. So ang gagawin natin, kung mapapansin nyo, napakalapit ng center electrode natin o yung positive electrode natin sa may, ayan, sa may ating negative electrode. So gagawin natin, igagap lang natin yan ng konti. Okay. So ayan, naigap na natin siya. So ganyan kalayo. Subukan natin siya ngayon. Napakalakas. So ayan mga master, pinagkita nyo. Focus natin. Lumakas yung kanyang kuryente, no? Okay, so yun, nakapokus na yung ating camera. Patayin natin yung flash. Okay, so kung nakita nyo mga master, napakalakas na ng kuryente natin dahil sa ginawa natin gapping, no? So hindi tayo nagputol, kumbaga nilayo lang natin yung negative gap ng ating spark plug dun sa ating center electrode, tapos ibabalik na natin and ayun. So bali hanggang dito na lang, no? Kung gusto nyo gawin yung ginawa ko, syempre linisin nyo muna yung air filter, carburetor, at yung AIS nya dito, yung air suction valve nya, tapos yung fuel cap, syempre sama nyo na rin, tapos pa tune up nyo na rin, change oil, and yun, i-apply nyo yung triple turns palabas, no, katulad ng ginawa ko. So una yung gagawin, isagad nyo muna paloob, no, kapag binalik nyo na yung mga screw, mga pilot screw, so sagad mo muna paloob, then start mo yung count mo palabas, 3 full turns palabas. Tapos ikaw nang bahala mag-adjust dun sa idle screw, sa minor. Kasi nakadepende sa gusto mong minor, kung gusto mong mataas or mababa. Okay, so ayun, sana nakatulong. At igap nyo na rin ng konti yung ating spark plug tulad ng ginawa natin para lumakas din yung kuryente. At ayun, maging optimal yung burn ng ating spark plug. Okay, so bali hanggang dito na lang mga master, no? So sana may natutunan kayo, at kung nagustuhan yung video na to, so please like, share and subscribe.